ang puso natin na narito tayo at nakaawit sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Tunay na napakasaya, no? Na papasalamat ako kay Lord kasi Tuesday pa lang wala na akong boses. Amen. Hanggang kahapon. Sabi ko, Lord, kung nais mo akong tumayo sa harap mo, nung una pa ha, bago ako mag-share, sabi, kung nais mo akong tumayo, ay, o kung hindi mo nais na ako ay tumayo, gumawa ka na, bigyan mo ako ng sign. So, hanggang sa nagka-sore throat ako ng Tuesday hanggang kahapon, Lord, hindi ba ako tatayo? Pero Lord, nakahanda na ako. Yes. Pero praise God, this morning, nakaawit ako. Oh, ang lakas ng aking boses. Kaya praise God na talaga sa kanya na ang healing nang gagaling. Ano? Hindi po ako minum ng anumang gamot, tubig lang at prayer. Amen. Amen. So, tayo kanina ay umawit. Ano? Meron akong nabasa sa isang iglesia, merong preacher na nag-aspire maging pastor ng isang church. So, ang ganda ng preaching niya na binigay niya noong first Sunday. So, nagustuhan siya ng mga kapatiran. So, ipinoto siya as head pastor. So, next Sunday, nag-preach uli yung pastor na yon. Ang preach niya, pareho rin nung preach niya nung nakaraang linggo. So, sabi ko, taka sila, bakit ganun? Inulit lang. So, pinalipas nila yon. Pagbalik ng next Sunday ulit, nag-preach ulit yung pastor na yon, pareho na naman ang kanyang mensahe. So, sabi niya, bakit kausap, kinausap nila ngayon yung mga leaders, kinausap yung pastor, bakit iisa lang ang mensahe niya lagi sa kanila? Ang sabi ng pastor, hanggat hindi kayo natututong ipamuhay yung aking isinermon, ay hindi daw siya magpapalit ng kanyang message. So, ganyan din tayo kasi ako yung ayaw ko na makulit. Pag minsan lang sinabi, tama na, ayaw ko na inuulit-ulit. Pero nabasa ko sa Biblia na kailangan daw palang inaulit-ulit-ulit sa atin kasi hindi tayo nakikinig. O, hindi natin sinusunod. Minsan lagi man tayo nag-church, wala namang nagbabago sa atin. O, turo lang tayo pinapakinggan, di ba? So, ang topic po natin ngayon is, ito na. Ito na. Ito medyo, sabi nga Sister Menchie, napapaaray na ako. Ako nangunguna dito. Bada ay, Kirushiko, noise behind the worship. Ano daw ba yung mga ingay behind ng ating pag-aawitan? Di ba pag worship, syempre gusto ni Lord yung walang out of tune. Maano yan, maayos. Ating mga boses, ang ating mga puso ay maayos. Kapag tayo yung nag-worship sa Kanya. So, Brother Ike, yung ating pong slide, the noise behind the worship. Ayun, ang worship is lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. So, yung kahit yung pagligpit ng mga upuan, pagtawit, pagsayaw, paglilinis, lahat pag-evangelize is part ng worship sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang yung pag-aawitan, di po ba? So, sa ating paggawa ng mga bagay sa Panginoon na kalulugod sa Kanya, meron palang ingay na naririnig ang Panginoon. So, sa worship mismo, dito, within the worship team, o sa mga awit, minsan maganda man ang awit nila at tugtog, meron pa rin ingay naririnig ang Panginoon Diyos. Ano kaya yun? Tingnan natin. Noise behind the worship slide, please. Meron ba tayong, i-reshoot ko na lang po. Ayan. So, basahin po natin. 1 Samuel 1:35, pero bibigyan ko na lang po kayo, pakibuksan na lang yung Bible nyo. Bibigyan ko na lang kayo ng, siguro mga inam nga na basahin natin para pala maintindihan natin. Pero ang basahin lang po natin is Samuel, wala po lang verse. 1 Samuel 15:1-35 po yan. 1 Samuel chapter 15. Okay po? Chapter 15. Okay po. Man? 15:1-35. Okay po. So, basahin po natin. So, isa-isahin ko na lang po ba? Hanggang 1:35? Basahin natin ng sabay-sabay. Tayo po ay tumayo. Pero masyadong mahaba. Ganun na lang po ang gawin natin. 1, 2. Pero huwag po natin bilisan, bagalan po natin ang maunawaan na natin yung ating binabasa. So tumayo po tayo. Okay po. So dito verse 1.
2, 3, 4 salitan po. Hanggang, basahin po muna natin hanggang sa verse, hanggang verse 16. Okay, verse 16. Okay, start na po. Ready? Number 1. Verse 1. 15. Ready? Go. One day, Samuel said to Saul, "It was the Lord who told me to anoint you as king of his people, Israel. Now listen to this message from the Lord. This is up to. This is what the Lord of heaven's armies has declared. I have decided to settle accounts with the nation of Amalek for opposing Israel when they came from Egypt. Three, completely destroy the entire Amalekite nation. Men, women, children, babies, cattle, sheep, goats, camels, and donkeys. Four. So Saul mobilized his army of the line. There were 200,000 soldiers from Israel and 10,000 men from Judah. Then Saul and his army went to a town of the Amalekites and lay in wait in the valley. Six. Saul sent this warning to the Kenites. Move away from where the Amalekites live, or you will die with them. For you showed kindness to all the people of Israel when they came up from Egypt. So the Kenites packed up and left. Seven. Then Saul, sino na po? Oh, nakasampu natin ating boses. Slaughtered the Amalekites from Havilah all the way to Shur, east of Egypt. Eight. He captured Agag, the Amalekite king, but completely destroyed everyone else. Nine. So, amen. Okay. So, dyan na po tayo mag-stop muna, no? Okay, thank you. At manatili po tayo nakatayo at panalangin po natin ang ating. Hallelujah, Father God. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay totoo. Ito ay katotohanan, Panginoong Diyos, na Lord God, balutin mo kami, Lord God, ng iyong presensya sa aming pakikinig, sa aming maririnig, Lord God. Ikaw nga pong mangusap sa puso ng bawat isa, Lord God, at sa aking mismo, Panginoon, ikaw, Lord, ang manguna, Lord God. Kung meron ka mang ibang ibig pamahagi sa iyong mga anak, Lord God, ikaw ang kumilos, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. At in-honor ka namin na Diyos dito sa lugar na ito, ikaw lamang at wala nang iba, Panginoon. Kaya, Lord God, dalawin mo kami sa oras na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, naijan pa lang yung ating verse, ano, yung Saul. Nakita natin, inutusan si Saul na patayin lahat ng mga hayop tao, kahit ano, ay ipulin sa Amalekites. Pero ano po ang nangyari? Makikita natin sa verse 7, sabi dito sa 8, he captured Agag. Agag. Doon pa lang, nakikita na natin yung pagsuway ni Saul. Yung king ay kinapture at dinestroy lahat except nagtira ng magagandang sheep, goats, cattle, and fat calves. Yung mga naka-appeal sa kanilang paningin. Sinira nila yung hindi magagandang bagay. So, dito po sa ating topic ngayon, ano po ba nakikita nyo? Ano po yung noise behind the worship? Disobedience. Ayan. So, makikita po natin dito pagkatapos nga sumalakay sina Saul at bumalik na sa kanilang kampo, dala-dala yung mga kanilang mga kinuha, mga plunder. Yun nga, kinausap ng Panginoon si Samuel, ang Prophet Samuel, at sinabing hindi siya nalugod na ginawa niyang hari si Saul dahil sa kanyang pag-disobey. So, ito po ang lesson natin ngayon. Yung pong disobedience is malaking bagay pala sa ating, malaking ingay sa ating pag-worship sa Panginoon. Kumbaga, ito yung nagkakaroon ng mantsa yung ating worship. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi malulugod kung
merong pag-disobey. Ang gusto ni Lord ng ang palagay niyo, yung ginawa ni Saul, kung sa araw, patayin natin, di ba, pinapatay sa'yo, di syempre, makikita mo, magaganda yung mga hayop, di ba? Siyempre, isipin mo, aba, mapapakinabangan namin to, maraming mapapakain to, yung mga nagugutom, masusuplayan namin yung at aming bahay ng pagkain ng ilang buwan, di ba? Ganon tayo minsan. Practicality. Sa practical side, isipin mo, bakit ilato natin to, bakit natin papatayin? Ganon di po ba? Kahit inutos ng Diyos at sinunod ni Saul 99%, ang sabi ng Panginoon, iyon ay pagsuway. May 1% na natira is pagsuway. So yun po isipin natin mga kapatid, ayaw para ng Panginoon ang 50% partial obedience is disobedience. Pag sinabi ng Panginoon, patawarin mo na, minsan nagdadahilan tayo, papatawarin ko siya, kaya lang hindi ko na siya kakausapin. Is that obedience? No. That is not obedience. Ayaw ni Lord na ganun. Pag sinabi ni Lord, ma-assurean mo na yung katabi mo, eh Lord, parang hindi ako papansinin. Pero sinaran mo nga, pero yung bang, tawag dito, nag-share ka, pero hindi mo ibinigay yung talagang word na dapat na-share mo. Iba naman ang ikwento mo. So, disobedience pa rin. So, kailangan ang pagsunod sa Panginoon ay 100%. Mahirap, di po ba? Niisip ko nga ito eh, Lord, hindi rin pala ako sumusunod sa'yo ng 100% kasi ang 100% talagang buong-buo. Merong mga pag-aalinlangan, merong mga agam-agam sa iyong isip sa pagsisilbi sa Panginoon is disobedient. So, minsan ang mga tao kasi sumusuyo o sumusuway kasi minsan, ay, mas maganda tong idea ko. Parang sabihin mo, ah, Lord, parang yan ang gusto mo, pero parang mas maganda tong idea ko kesa sa'yo. Sabi mo, kahit umaawit tayo dito, how great is our God, Lord, how great are you, Lord. Tapos pag nag-decide na tayo, tayo naman ang nasunod. Diba? May mga pangyayaring ganyan. Minsan, kinakausap mo yung sarili mo, na kinukumbinsi mo na tama yung decision mo hanggat sa mapaniwala mo ang sarili mo nga, tama ka nga. May mga pagkakataon ganun. No po ba? So ganun nga. Nakita ni Saul, nakita natin kay Saul ang pagsuway. So may mga bagay na hindi din tayo mag-give up sa ating buhay. Yung mga gagandang bagay. Meron tayong sinusurrender kay Lord yung kaya natin. Pero may mga bagay tayong hindi isinusurrender sa Kanya. So that is partial disobedience pa din. Yung mga gusto mo, Lord, akin na muna to. O kunyari, mga bagay na ano bang concrete example. Kunyari, bisyo. Yung bisyo mo, I mean, naibigay mo na lahat kay Lord. Binibigay mo yung service mo, nag-worship ka, lahat. Meron kang bisyong yung hindi ma-give up kay Lord. So, hindi rin pala yun nakakalugod sa ating Panginoon Diyos. So, baliwala yung ating ino-offer sa Kanya kung wala po ang 100% na pagsunod. So, makitignan po natin ano ba ang roots of disobedience. Roots of disobedience. So, una po, noise of high self-esteem or pride. Makikita natin sa verse 12. Basahin ko sa verse 12. verse 12. So Jesse sent for him. He was dark and handsome with beautiful eyes. And the Lord said, early the next morning, Samuel sent to find Saul. Someone told him, Saul went to the town of Carmel to set up a monument to himself. Then he went on to Gilgal. Nakita po natin, pagkatapos ng gera at sinalakay, ang Saul ay pumunta sa mountain at nagpatayo ng monumento para sa kanyang sarili. So makikita natin na hindi niya pinaluguran si Lord dun sa success na nagawa nila, di po ba? So may mga times na itinataas natin ang sarili natin, minsan wala tayong malay. Yung unconsciously ang galing ko, di ba? Yung mga ganon. Di ba? Minsan,
kinikwento mo laging sarili mo, eh, wala sa sarili mo na itinataas mo na, na yung sarili mo, hindi si Lord. So, remember po natin na si Lord is the source of everything. So, syempre, ma-exalt yung sarili mo. Hindi mo natin maiwasan na minsan feeling mo in heaven ka. Pero di natin kalimutan na si Lord pa rin ang source ng mga bagay-bagay. So, ang isang ingay ng disobedience is pride. Isang root ng disobedience is pride. Pangalawa po is dishonesty. Ay, basa, Brother Ike, Roshiko. Self-high-esteem, tapos po, noise of dishonesty. Ayan. Pagdating sa verse 13, mababasa natin dyan, when Samuel finally found him, Saul greeted him cheerfully. May the Lord bless you, he said. I have carried out the Lord's command. Oh, very proud siya. Sabi niya, oh, God bless you, Samuel. Alam mo, sinunod ko yung sinabi ng Panginoong Diyos. Wow, very proud siya. Pero hindi niya alam, nagsisinungaling siya. Di ba? Ang sabi niya, sinupad, pero hindi. May mga palusot siya, makikita natin. Sabi niya dito, sabi niya sa 14, then what is all the bleating? Ano yung ingay ng mga sheep and goats na naririnig ko? Sabi ni Samuel. Ayun, doon na siya nagpalusot. Doon po tayo sa susunod. Yung reasoning. Ano bang cause minsan ng disobedience is palusot? Mahilig tayong magdahilan. Pag may inuto sa atin, kagaya ni Abraham, sumunod siya agad. Tayo kasi, natural yung mga tao ngayon, yung nakikipag-argue muna tayo sa sarili natin. Parang iisip-isipin muna natin ang isang bagay, pagbubulay-bulayin, hanggang, yung sabi ni Lord, yung carnal mind natin is kaaway niya. Sabi yun sa Romans. So, ang mga iniisip natin, hindi yung iniisip ni Lord. So, minsan pag may inutos ang Panginoon sa atin, ano, inaano pa natin yung pros and cons. Ano kaya pag susundin ko ito? May pros and cons hanggang sa ang iniisip mo, yung gusto mong gawin, nasusunod mo kasi nag-argue sa mind mo hanggang sa pinag-isipan mo ng gusto. Pag ang bagay daw ay pinag-isipan mo ng gusto, ang tendency nun is mag-disobey ka. Kasi pinagbubulay-bulayan mo ng gusto hanggang kinukumbinsyo mo ang sarili mo na tama nga yung gagawin mo. Diba? Palusot, ano ba yung mga ginagawa natin? Nagpapalusot tayo? Oo, kinukumbinsin natin na yung sarili natin ay tama. Nagdadahilan tayo kung bakit tama yung ating desisyon. Tapos minsan hindi natin magawang sumunod dahil ang opposite ng reasoning is trust. Pag hindi ka nagtiwala dun sa inutos sa'yo, magdi-disobey ka. Magdadahilan ka kung bakit hindi ka sumunod. So, yun po ang madalas na gawin natin. Minsan, nagdadahilan din tayo sa sarili natin. Tinatamad yata ako ngayon mag-church. May madalas ako marinig. Mauunawaan naman ako ng Panginoon. Ang tanong, saan nakalagay sa Biblia na mauunawaan ka ng Diyos kapag ikay hindi sumunod? Di po ba ay wala? Ano, walang nakalagay sa Bible na mauunawaan ka ni Lord kapag hindi ka sumunod. Ayaw na ayaw niya ng disobedient. Kaya mga kapatid, huwag na tayong mag-reason. Pagtungkol sa Panginoon, sunod agad. Kasi higher ang kanyang understanding kesa sa atin, di ba? Lean not on your own understanding, sabi nga niya. Yung mga pananaw ng Panginoon, yung mga plano niya, hindi mo maiisip. Ang sabi lang ni Lord, sumunod ka at ipapakita ko sa'yo yung para sa'yo. Hindi yung sasabihin ko na sa'yo, andyan na sa word niya na bless ka, hindi particular. Sumunod ka na lang para makita mo yung para sa'yo. Ang kaso, gusto na nating makita yung result, hindi pa tayo sumusunod. Hindi po ba? Gusto natin ng blessing, ayaw nating sumunod. Hindi po, ang blessing is equals obedience. Hindi po pwedeng
disobedience is equal blessings. Opo, mga kapatid, kaya ang pagsunod ang key. Opo, so yan po ang noise of reasoning. Makikita po natin na yung sa reasoning din, sabi dito sa ang tao hindi na mauubusan ng dahilan. Di po ba? Hanggat makakalusot, lulusot. Nako, ang mga politiko sa atin, hanggat makakakapit sa kanilang pwesto ay kakapit kahit obvious na hindi sila karapat dapat. Bilib tayo sa mga officers, official dito sa Japan, once na sila'y binato ng negative, step down agad. Parang meron silang malakas yung ano nila, yung konsyensya yata nila. Pero tayo, bakit nung aking ginagawa ito sa Pilipinas, which is a Christian, Catholic, believer country, napakaraming pagsuway. Sa lahat ng tingnan mo, bawal ang. Dahil sumusuway ang mga tao. Kaya lahat nakapaskil, bawal. Di po ba? Bawal lahat. So, mga kapatid, nako, marami tayong dapat baguhin sa ating sarili. Na, ako din, anong aking pinag-aaralan to Lord, nako. Tsaka, mga kapatid, ang pag-reasoning is may mga ginagawa tayong maliliit na bagay. Maliliit na bagay na nagpapakita ng ating mga pagka-Kristyan. Halimbawa na lang sa grocery. Diba? May mga nakikita akong nagbabalik ng isda doon sa shelf ng mga tinapay. Dilata doon sa shelf ng saan-saan nilalagay. Hindi po ba, mga kapatid, sa lahat ng action dapat natin makikita yung ating pagka-Kristyano. Hindi ko sinasabing Kristyano gumawa nun, pero as a Christian, makikita sa atin kahit saang lugar ang ating pagka-Kristyano, mapa-opisina, mapa-basta, mapa-pila, mapa-sinihan, mapa-church, sa lahat ng lugar, Kristyano dapat tayo. Hindi lang tayo magtutsot ng t-shirt, I'm a Christian dito. Paglabas natin, I'm not a Christian. Sabi natin, di ba? So, may mga ganung bagay sa pagbalik ng mga cart. Minsan, may makikita tayo mag-grocery, ilalagay na lang doon, iiwan ang cart. Yung walang disiplina sa sarili mismo, no po? Sa yung pagka-Kristyan natin, dalhin natin kahit saan. Okay, huwag na tayong magdahilan. Ay, malayo yung ano eh. Pagbabalik ka ng cart, tsaka umuulan, mga ganyan, di ba? Dito na lang ito, bahala na sila. Meron po tayong mga ugaling ganyan. Bahala na, iwanan ko to, bahala yung makakakita. Ganyan. May mga marami tayong mga ginagawang mga bagay na pala ay mahalaga sa Panginoon. Ano po? So, number four na po tayo, noise of rebellion and stubbornness. Marami sa atin rebelde. Pag hindi ka sumunod, ibig sabihin rebelde ka, di ba? Amen. Siyempre, hindi ka sumunod, hindi rebelde. So, makikita po natin sa verse 23 yan. Makikita natin po sa verse 23. Ah, nakalimutan kaya. Yung sa noise of reasoning sa verse 15 po yun. Sabi ni Saul, isasakripisyo naman namin yung mga yan sa Panginoon. Kaya hindi namin, at sinira namin ang lahat. Sabi niya, parang wala lang sa kanya, no, na siya hindi sumunod. So yun po, at yun nga yung verse 23, punta po tayo sa noise, yung rebellion and stubbornness. Verse 23. Sabi po dyan, rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. So makikita po natin, kahit ibinigay sa atin ng Panginoon ang the best, ang blessing niya, nasa kanya pa rin yung right na tanggalin anuman yung binigay niya sa atin kapag sumaway tayo. Huwag po nating sabi, ang blessing ni Lord ay nandyan na ay hindi na mawawala. Kapag po tayo ay sumaway, aalisin ni Lord lahat ng meron tayo. Po? So, nasa kanya po yun kasi siya naman ang nagbigay. Hindi tayo pwedeng umangal. Ano po? So, sabi nga yan, yung pagre-rebelde daw is matindi pa lang pagsuway yun. Kasi parang witchcraft and idolatry ang nakalagay dito.
So, mga kapatid, ano pa yung mga forms na tayo nagre-reverde? Minsan sa asawa natin, nagre-reverde tayo. Minsan yata. May pagkakataong minsan kasi pag hindi kayo magka-argue, di ba? Mag-argue. Ay, hindi kayo magkasundo sa inyong... Kasi alam mo, tama ka. Alam niya, tama siya. So, anong gagawin mo ngayon? Di, may mga bagay kang gagawin na minsan yung iba hindi pinagsisilbihan ng mga asawa. Paggalit, di ba? Hindi pinapakain, mga ganyan. So, it's a sign of rebellion yun, di ba? Kasi sabi ni Lord, ay mag-submit tayo sa ating husbands. Pero pag galit ka, may mga bagay na hindi ka ginagawa dahil galit ka. So, it's a sign of rebellion po yun sa ating pagsuway sa ating Panginoon. Okay, so punta po tayo sa verse 24. Yung sumunod naman po is yung root of disobedience is yung fear. Fear and compromise. Mababasa natin dito sa verse 24. Then Samuel admitted to Samuel, "Yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded." Ayan, may mga pagkakataong nagdi-disobey tayo sa Panginoon kasi sa takot, sa kung anong masasabi ng tao. Minsan kapag peer pressure, di ba? Kunyari, Kristiyano ka, nakigrupo ka sa mga hindi Kristiyano, minsan nako-compromise ka, di ba, sa mga ginagawa nila. So sa takot mong ijiwaro ka, join na lang, di ba? Join na lang. So, yan po ay fear. If you cannot beat them, join them down. Pero sa Christian, if you cannot beat them, dapat tumakbo ka na lang. Bago ka magkasala, kapatid, tumakbo ka. Huwag ka mag-join, okay? So, yun po. Minsan sa takot natin, nagko-compromise din tayo. No? Kinokompromiso natin yung ating Christianity. Okay, so yung verse 20, punta po tayo sa verse 26. Noise of irresponsibility. Verse 26. But Samuel replied, "I will not go back with you since you have rejected the Lord's command. He has rejected you as the king of Israel." So, in totality ng story, sa disobedience ni Saul, naging irresponsible siya as king dahil hindi niya ginawa yung kanyang responsibilidad sa Panginoong Diyos. Alam natin mga kapatid, lahat tayo may authority above us. Diba? Sa kaysya, yung mga boss natin, sa bahay, yung ating mga asawang lalaki, sa ating church, ang ating pastor, as a whole, yung mga kings, mga presidents, ang ruler nila is si God, yung authority. Ano po? So, may karapatan siyang alisin as king, si King Saul. Sabi nga po, buksan natin sa Ephesians 5:6. Pakibasa po nung unang nakakita, Ephesians 5:6. Ephesians 5:6. Okay. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwiran. Walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. So, ang Diyos daw po ay napupuot sa mga suwail. Kaya tandaan po natin mga kapatid, huwag tayong mag-suwail. Kasi kapupuotan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya sometimes one day, we must one day give an account for all our actions. Nasa Romans 14:12 po yan. So being God's children, we should stand on our ground. Okay po? So disobedience brings birth to other sins. So yung pagsuway mo, nagkakaroon ka ng ibang kasalanan. Nandun na yung pagsisinungaling mo, pagpapalusot mo, yung nagko-cause ng destruction and loss of blessings. Okay, sa verse 22, ito po ang pinakamahalagang verse sa ating paksa ngayon. Pakibasa po sa Tagalog. Verse 22. Verse 22 po ng chapter 15. Number 6 na po, Brother Ike. 22? Opo. First Samuel? Opo. Sinabi ni Yahweh, "Akala mo ba'y higit
na magugustuhan ni Yahweh ang handog na ay kaysa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa ay lilak ng tupa. Ayun. So mga kapatid, sa paggawa natin sa Panginoon, mas gusto niya na sumusunod muna tayo una bago tayo mag-aalay. Diba? Kasi kung may mga pagsuway sa ating mga ginagawa at nagsiserve tayo sa Panginoon, sabi ko nga po, hindi magiging pleasing sa Panginoong Diyos. So yan po ang ating lesson. At meron akong nabasa dito na kasabihan. Ilan sa atin ang nag-observe ng Christ's birthday? Yung Christmas. Sino nagse-celebrate sa atin ng Christmas? Lahat. Nagtataas lahat. Ang tanong dito, sino sa atin dito ang lahat ay sumusunod sa kanyang utos? Walang sumagot. Di mo ba? Nung nabasa ko nga ito, tama ka dyan. Sabi ko gano'n na lahat nga tayo, sineselebrate natin siya, pero hindi natin siya sinusunod. So parang ano nga ba ang saysay nun? Na tayo ay nagsiselebrate. O nire-rejoice natin yung pagdating ni Lord dito para i-save tayo, pero hindi naman tayo sumusunod. So ano nga po ang kabuluhan baga ng ating pagse-celebrate. Okay. So, makikita po natin, tingnan naman natin, yan ay disobedience. Tingnan natin ang word ng obey. Ayan, obey. Ito gusto natin. The biblical word for obey comes from the Greek hypako, which means to listen attentively. By implication, to heed or conform to a command or authority. This word conveys the idea of actively following a command. Ito, in-read ko to. There is no choice in the matter. It is to be done whether one agrees with it or not. Obedience is not involuntary. Ito na lang, emphasize natin. Whether gusto mo o hindi, ang obedience, pag sinabing obey, sumunod ka. It doesn't matter kung mas maganda yung reason mo ng hindi pagsunod. Well, baliwala sa Panginoon kahit anong idahilan mo. Kung anong sinabi niya, yun ang sinding natin. Okay? Dahil, alam niya ang mas makakabuti sa atin. Minsan nga, mas alam na, parang mas alam natin yung makakabuti sa atin. Parang, Lord, hindi yan tama. Siguro mas maganda pag ito na lang ang gagawin ko. Diba? Minsan sa mga kurus ang gustong kunin ng ating mga anak. Mga nanay, kontrabida. Sabi, ako nga, sabi ko, anak, sound engineer ang gusto mo. Anong trabaho mo doon? Parang hindi ka yata kikita doon. Kasi isip-isip ko lang ha. Kasi sound engineer sa mga concerts, sa mga TV studios, ganyan. So, minsan sabi ko nga, tapos hanggat sa may nabasa ako, sa sound engineer is magaganda yung pandinig nila sa music. So, very, ano sila, yung maganda yung kanilang pandinig, very sharp sa sound. So, magagamit yun daw sa mga gawain concerts, sa mga Christian churches. Din. At kaya sabi ko, ah, okay, Lord, susundin na nga namin kahit, okay, yun ang gusto ni Lord. Sige, yun na lang. Minsan, nagdadahilan tayo, ano kayang magiging trabaho ng anak ko pag yun ang kinuha niya? Anak, wala yata, hindi maganda masyado yung trabaho gusto mo, parang hindi masyadong ano sa market. Kaya, may mga ganun tayong dahilan, di ba? Kaya, pero hindi natin nakikita yung magagawa ng Diyos sa anak natin kapag sinunod natin yung gusto na gusto ni Lord para sa Kanya. Di po ba? Amen. So, yan po. Tandaan natin, there is no choice in the matter. It is to be done whether one agrees with it or not. Okay. Why obey? So, tingnan po natin, why obey? Sa susunod po. Una-una, it is our duty. Sa Ecclesiastes 12:13, ayan. Ito na po, fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Ayan, kinumand po tayo ni Lord na kailangan natin tayo matakot sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Pangalawa, wholehearted obedience brings freedom from slavery of sin. Ayan, syempre, pag ikaw ay obedient,
hindi ka na mapapahamak kasi lahat ng utos ng Panginoong Diyos ay para sa ating kabutihan. So kung lahat iyon ay susundin natin, hindi tayo magkakasala. Ano po? Sabi yan, and may isa pa po akong yan po ang pangalawa. Brings freedom from slavery of sin. Pangatlo, ayan, sige po brother, kung may verse po yun, yan. Yan po sa sa Romans 6, maganda po ito, Romans 6:15-17. Sabi dito, well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Minsan kasi napaka-ingrasya ng Panginoon, minsan naaabuso natin, di po ba? Ah, gracious si Lord, nagpapatawad siya kahit ano gawin ko. Pag nagpatawad ako, tinanggap ko siya, okay na ako. Pero sabi dito, of course not. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin which leads to death. Or you can choose to obey God which leads to righteous living. Thank God, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now you are free from your slavery to sin and you have become slaves to righteous living. Romans 6:15-17. So yun po, pag tayo'y matagal na as Christians, dapat may nababago sa ating buhay. Meron pong question doon, kapag ilang taon na tayo sa church, wala man lang nabago sa atin, di po ba? Magtataka ka rin sa sarili mo. Siyempre, siyempre, siguro baka. So, isarili na po natin yan. Check po natin, may nabago na ba sa ating sarili, sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon? Meron na bang in-impart sa atin si Lord o ng message na talagang we decided na lumakad ng diretso sa Kanya? Nag-decision ka na ba sa sarili mo na talagang sundin siya? Baka yun ang tanong, mga kapatid. Kapag wala tayong nakikita pang pagbabago, baka hindi ka pa nag-decide na sumunod sa Kanya. Kaya, bulay-bulayin po natin yan. Okay, po number 3. Manifest, why obey? Manifest, it is a manifestation of our love for God. Kaya tayo susunod kasi mahal natin ang Panginoong Diyos. Hindi tayo sumusunod dahil pinagpala niya tayo. Kasi ang Panginoon, hindi niya po kailangan ng kapalit sa lahat ng pinibigay niya sa atin. Ano po, hindi niya kailangan ng kabayaran. Dahil lahat ito sa Kanya. Yung pong ating pagsunod ay ang pag-ibig natin sa Kanya. Dahil siya ay Diyos. Okay, sabi po sa John 14:15, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. So, yun lang daw sumusunod ang nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. And because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal myself to each of them. John 14:21. Yun po. Kapag mahal natin ang Panginoong Diyos, malapit tayo sa Kanya, mamahalin din pala tayo ng Ama, at i-reveal niya yung sarili niya sa atin. Diyan, napapasok yung wisdom. Kapag malapit tayo sa Panginoon, ma-sharp ang mind natin at pandinig natin sa Kanyang salita. Tsaka sa leading ng Holy Spirit. Kaya sa obedience din ang kinyan. Okay, number 4. For our own good. Yan. Why obey? It is for our own good. Blessings follow. Ano yung mga blessings na yan? Apat po. Souls are saved kapag tayo sumunod. Sabi ni Lord, humayo kayo at magpakarami, mag-evangelize, share the word of God. Souls are saved, Romans 5:9. By the obedience of one shall many be made righteous. So pagsunod po natin, pag-share natin, at nakaka-accept yung mga tao ng salita ng Panginoon Diyos, maraming souls ang nasa-save. Isa po yan sa mga blessing na nakubo, na be-benefit natin sa obedience. Pangalawa is spiritual blessings. Holy Spirit is given sa Acts 5:32. Sabi nga po, kapag tayo ay sumusunod, tayo ay righteous, ang banal na Espiritu ay magdadwell sa atin at mamumuhay tayo ng kasamang banal na Espiritu, yan yung righteous living.
spiritual, malapit ka sa Panginoong Diyos. At number three, yung kinanta kanina, you will become a friend of God kapag ikaw ay obedient. Oh, I'm real gusto, kaibigan, at syempre si Lord sa kanya lahat. Nasa kanya lahat. Wala ka nang hahanapin pa. So bakit kaya hindi pa rin tayo lumalapit sa Panginoon? Nasa kanya na lahat. Alam natin yan. Tanggap natin na nasa kanya lahat. Pero bakit hindi pa rin tayo kumapit sa Panginoong Diyos? Okay? Fourth, material blessings. Ayan, very obvious yan sa atin. Lahat tayo pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Na sa pinangaandami niya, ipinangako sa Deuteronomy, na kapag ito'y sinunod mo, lahat talaga ibibigay sa iyo ng Panginoon. Wala siyang i-withhold sa kanyang mga anak. Tandaan po natin yan. Material blessings. And protection, basahin po natin sa Leviticus 25:18. Kung yung sino po nakakita, pakibasa po. Kaya inatan ninyo ang mga tuntunin sa inyo, tuparin ang aking mga utos upang kayo'y maging matatag sa lupain pupuntahan ninyo. Yun po. So, yan po, yung pagsunod, ang sabi nga po. So, ulitin ko, yung why obey, it is our duty. Wholehearted obedience brings freedom from slavery of sin. Manifestation of our love for our God, for our own good. Yun nga po, soul saved, spiritual blessings, material blessings, and protection. Okay. So sabi nga po, mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Panginoon at sinusunod ito. Sinabi po yan ng Panginoon Diyos sa Luke 11:28. So meron po tayong example sa Matthew 21:28-31. Pakisunod na lang po, Matthew 21:28-31. Ito yung tungkol sa dalawang magkapatid. Inutos ng Diyos ng kanilang tatay na gumawa sila sa ubasan. So, ang sabi nung isang lalaking anak niya, ayaw niya. Pero, nagdalawang isip siya, sumunod na rin siya. Pumunta siya sa ubasan at nagtrabaho. Yung pangalawang anak, sinabi niya sa tatay niya, oo, susunod siya. Pero hindi siya sumunod. Alin doon? Sino sa kanilang dalawa ang masasabi nating obedient? Yung sumunod. Kahit sinabi niyang ayaw niya, sumunod pa rin. Yun ang obedience na sinasabi ko kanina. Kahit ayaw mo, kailangan mong gawin. Kaya may mga kapatid, may mga bagay tayong na si Lord interesado dun sa ating pagsunod. Hindi yung iyong at yung pananalig mo, hindi dun sa mabuting intensyon. Kasi yung pangalawang anak, sabi niya, okay. Pero hindi siya sumunod. Anong silbi na nag-oo siya na hindi niya man niya ginawa? Mas mabuti na lang yung umayaw, pero sumunod pa din. At least sumunod siya. Yun ang pinaka-importante. So mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, mahalaga sa kanya ang pagsunod. So, kung may mga times na hindi kasi lahat ng inuutos sa atin, gusto natin gawin. Diba? May mga times ayaw natin. So, mag-stop muna tayo, humingi tayo ng help ng Lord na tulungan niya tayong sumunod. Kasi yun ang nais niya. Kasi ang tendency, pag ayaw natin, kumukontra agad tayo. Diba? Talagang immediate ang pagkontra. Stop for a while. Think and pray, Holy Spirit, help me to obey. Kasi ang tendency natin is sumuway, mga kapatid. Lalo na pag pagod ka, ayaw mo sumunod. Masakit ang ulo mo, may nararamdaman ka kung ano-anong dahilan. Mas madaling hindi sumunod. Tipo ba? So susunod na tanggihan ang tungkulin o gawain. Di ko gustong gawin ito, sasabihin mo, pero hilingin mo sa biyaya ng Diyos na magawa mo. Ngayon din yung mga utos niya.
kasi sa atin, kaya kailangan tayo mag-aral din ng salita ng Panginoon. Kasi minsan, sasabihin natin sumusunod tayo sa Diyos. Pero hindi naman kasi natin alam lahat ng tuntunin niya, kaya mo nasasabing sumusunod ka. Pero ang sa Diyos, hindi ka sumusunod kasi may mga bagay kang hindi nalalaman na hindi mo nasusunod. Kaya kailangan din po ang patuloy na pag-aaral. Kasi may mga bagay pa tayong hindi alam. Marami pa talaga. Kaya pag nababasa ko, oy, ako to ah. Akala ko okay na ako. Pero parang ako to. Ayun, mga ganung bagay po. So, ayun, wala po sa atin dito na talagang 100% nakakasunod. Pero sa biyay, ang pag-aaral po ng pagsunod ay araw-araw hanggang sa tayo'y kunin na ng Panginoong Diyos. Every day, we learn. Every day, we learn to obey. Opo, sa biyaya ng Panginoon. So, magtatapos po ako sa Deuteronomy 10:12. Deuteronomy 10:12 po kayo. Pakibasa po na malakas sa Tagalog. 10:12? Opo, pakilakas siya. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Okay, nung nandito naman, ang haba yung sakin na. Tells us, yung kung verse na yan, sinasabi sa atin kung bakit nire-require ng Diyos ang tayong sumunod. Ulitin ko lang ha. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all your heart and soul. And you must always obey the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good, ang sabi. Nung binabasa ko to, nung binubulay-bulay ko yung verse na to, minsan, hindi si Lord talaga ang priority natin. Kaya doon nagkakaproblema sa pagsuway. At pag-obey. Kumbaga, yung minsan, tayo lalong-lalong na mga Pilipino, priority natin ang family natin. Di po ba? Talaga yung kapit natin sa ating mga, yung needs nila talagang lagi primary sa ating isip, sa ating puso. Pag namroblema sila, ikaw namroblema. Di po ba? Kaya minsan, may mga bagay na mas nakikita ko na priority natin kesa sa Panginoon. Kaya minsan, hindi tayo makasunod sa Kanya. Ano po? Kaya check po natin ang priorities natin. Priority po natin ang Panginoon dahil sa Kanya lahat naman ng gagaling na lahat ng bagay. Yung mga inaalala mo naman, siya pa rin ang magsosolve. Yung mga problema mo sa Pilipinas, siya pa rin naman ang nakakaalam. Siya pa rin ay may paraan. Supernatural God, mga kapatid ng ating God. Minsan, dinadala mo lahat sa sarili mo. Madalas sa atin yan. Dinadala natin ang akala natin kaya natin. Hindi mo kaya, kapatid. Dahil hindi ikaw ang Diyos. Ang Diyos is supernatural God. Ikaw, kung ikaw ang kaya mo lang, ganito lang kalaki, yun lang ang ibigay mo. Don't give what you don't have. You own ang burden mo, kapatid. You cannot give what you don't have. Mag-i-struggle ka kapag ibibigay mo ang lahat ng meron ka. At may isa-sacrifice mo, kapatid, ang relationship mo sa Panginoon Diyos. Unang-una, sabi nga ni Lord, unahin mo siya. Sinabi na nga niya, kapatid, unahin mo siya at isusunod niya ang lahat ng bagay sa iyo. Kaya, minsan, Lord, ang kulit-kulit, minsan may preaching na paulit-ulit. Minsan si pastor, yan na naman ang topic natin. Minsan nagagalit pa siya, pero nga tama, Lord, na ulit-ulitin mo sa amin ang salita mo kasi ang tigas talaga ng ulo namin. Ay, ganun ba? Ang tigas talaga ang ulo namin kahit araw-araming, every Sunday, obedience ang ating topic. Meron pa rin tayong pagsuway. Di po ba? Kaya, mga kapatid, ang ating mensahe sa atin ng ating Panginoong Diyos, nalulugod siya kapag ikay nag-offer na walang ingay ng pagsuway, walang ingay ng pagrereklamo, pagrerebelde, walang ingay ng
ang tawag dito, walang ingay ng pagsisinungaling, ng pride, ng pagdadahilan, walang ingay ng irresponsableng pamumuhay. So yan po, ang napi-please ang Panginoon. Yun yung kanyang worship natin, gustong makita na walang ingay, marinig. Very pleasing sa Panginoon yung worship mo pag wala siyang nakikita ng mga bagay na to. So yan po mga kapatid, ang ating mensahe sa araw ngayon, naway meron po tayong natutunan, tayo po ay tumayo at manalangin. Oh yes, Lord. Tunay na Lord God, kami mga anak mo ay sumusuway sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming pagsuway. Lord, gusto mo 100% obedience. Na kung minsan kami nagdadahilan na hindi namin magawa, maibigay sa iyo ng buong-buo ang para sa iyo, Panginoon Diyos. At ang aming pagsiserve, even sa aming paglilinis, pagliligpit ng mga gamit, para sa iyo, Lord God. Kaligit ang gawain dito sa church, Lord God. Gusto mo very pleasing sa iyo, Lord God. Alisin mo nga po, O Diyos, ang pride. Ang pride sa aming mga sarili, Lord God. Yung aming rebellious heart na siyang tendency namin, Lord God, pag kami nare-rebuke, O God. Lord Jesus, help us, Lord God, to be obedient children, Lord. Lord, tulungan mo nga po kami, Panginoong Diyos, na ipamuhay ang salita mo. Tulungan mo nga po, O Diyos, na kami mag-serve sa iyo, Lord God, wholeheartedly. Buong pagtitiwala, Lord God, na ikaw mismo ang sasagot sa lahat ng pangangailangan namin, Lord. Tulungan mo kami na i-priority ka, Lord. Prioritize ka sa lahat ng bagay, Lord Jesus. Dahil sa mundo ngayon, Panginoon, na puro kabisihan, Lord God. Busy from Monday to Sunday, Lord. Na hindi ka namin nabibigyan ng pansin, Lord God. We pray for your forgiveness, Lord God. And touch each and every one of us today, Lord God. Help us to listen. Help us to obey. Itong nais mo sa mga anak mo, Panginoong Diyos. Ito nawa, Panginoon, ang magawa namin para sa iyo, Lord God. Alam namin, naglulong ka, Lord God, ng aming worship. Worship na walang ingay ng kahit ano pa man, Panginoon. Worship that is pleasing to your ear, Father. Help us to worship you, Lord God, with all our heart, with all our mind, and with all our soul, without reservation, Lord Jesus. Father God, we offer ourselves unto you, Lord Jesus. Alam namin, Lord God, hindi kami karapat-dapat, Lord God, na maging servant. But because of your Son, Jesus Christ, and by your grace, naririto kami, Panginoon, tumatayo, worship sa iyo, and to testify ng kabutihan mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, maipamuhay yung salita mo, Panginoon, at maunawaan namin, ano nga ba, Panginoon, ang tunay na pagsunod? Tulungan mo kami, Lord God, na magpigil. Help us always to stop, Lord God, and think of the Holy Spirit. Kung anong pwede niyang gawin, Lord, sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Na hindi kami padalos-dalos sa aming mga desisyon. Help us, Lord, to worship you. Lord, tulungan mo din kami, Lord God, na to commit ourselves sa gawain ng iglesia nito. Alam ko, alam namin marami kang nais ipagawa sa amin, Panginoon. Ang iba hindi namin nabibigyan ng oras. Oh Jesus. Help us, Father God. Help us. Help us. We need you, O God. Lord, we need you. Kailangan ka namin, hindi namin kaya ang buhay na ito kung wala ka. Hindi namin kaya. Kaya Lord, ikaw nga po, O Diyos, ang kumilos sa puso ng bawat isa. Ikaw nga po ang mag-usap sa mga isip namin at puso namin, Lord God, sa oras na ito. Tulungan mo kami mag-desisyon na sumunod sa iyo. Kailangan namin mag-desisyon ngayon, Lord, na
Father, for your goodness. Thank you for your love at salamat sa salita mo sa araw na to sa aming Panginoon. Natunay na manatili ito sa aming pag-iisip at sa puso namin. At tulungan mo kami, Lord God, magkaroon ng oras pang basahin ang salita mo upang malaman namin ang mga bagay na ginagawa namin tama at hindi. Salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Pinag-bless mo aking mga kapatiran, Panginoon. Ano man ang bigati ng bawat isa, ikinukamit namin sa iyo, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo, Lord, ang dalangin ng aking mga kapatid, Lord God. Ano man ito, Panginoon. Lord, take it, Father God. For you have the power. You are a supernatural God who has all the power and the means, Lord God, to change everything. Lord, everything is under your control. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito at nag-alay ng kanilang oras. Pagpalain mo sila, O Diyos, at patuloy, Lord God, na kami matututo sa iyo araw-araw sa darating na mga linggo at mga taon pang ibibigay mo sa amin. Lord, we claim that you will guide us to obey you, Lord God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po.